So ito yung gagamitin natin para maging maamo at maging tuta na itong mga taong mga negatibo, mga taong chismosa, mga taong mga galit sa iyo. Ayan, kailangan natin silang tanggalin. Kailangan natin silang i-prevent para... Hello mga kaljas! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel kung saan lahat ay swerte, lahat ay positibo lang. So, ang gagawin po natin ay para naman po sa mga taong galit. Ayan, mahirap mag-adjust. Yung mga maraming galit sa atin, ayan, yung kahit wala kang ginagawa, pero ewan ko ba kung bakit mabigat yung kalooban nila sa atin, mga parang ganun po. Kaya ito yung gagawin natin at ibabahagi natin today. Pero kung bago ka pa lang po dito, huwag nang mahiya, mag-subscribe at i-click agad ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Kaya ikaw na po mag-adjust. Bago ang lahat, magpapasalamat ulit tayo sa ating mga ka-aljas at gayon din po sa ating mga bagong taga-subaybay po. Maraming maraming salamat po na white-wertihin tayo everyday. Diba? Bongga yan. Bago natin ito simulan, kailangan naroon agad yung tinatawag nating energy. Energy, diba? Kailangan may energy agad para maganda yung pasok. Kailangan maganda yung ano, kung tayo po ay gagawa ng mga pampaswerte, diba? Kung kayo po ay gagawa ng mga pampaswerte, kailangan may energy talaga. At para matanggal ang mga negatibong enerhiya na mayroon ang lugar kung saan man po kayo ngayon, ay kailangan nyo po magsunog. Ayan. Sunugin nyo muna. Kailangan muna natin magpausok o tinatawag natin pag-e-encenso. Ayan. Kung hindi nyo pa ito nagawa, ayan, pwede na lang po kayo bumili ng anything na mga pang-encenso. Pwedeng-pwede po yan dahil sa feng shui, ginagamit ang pag-e-encenso para matanggal, mawakli, maalis yung mga negative energy na nakapaligid sa isang lugar. Yung parang stagnant o kumbaga isolated na yung lugar, kumbaga maraming negative energy, di ba? Kung hindi po kayo nakakabili o nakakahanap ng pang-encenso, pwede po kayo gumawa ng sarili nyo lang po. Ayan, mainam po itong ginagamit. Itong cinnamon stick na may asin, may sangki, at saka may cloves. Ayan, maganda po yan. So, papausukan nyo po in every corner kung saan man po kayo nagre-ritual or gumagawa ng mga pampaswerte. Kailangan tanggalin natin yung mga negative energy, di ba? Bongga yun. Siyempre, kailangan po mag-pray muna kayo, magdasal muna. Hilingin nyo po na tayo po ay gabayan at kailangan nandoon po yung willingness nyo, nandoon yung good intention nyo. Pero pag magpe-pray po tayo, dapat always coming from your heart para po mas maganda at matumalab yung mga pampaswerte na ating gagawin, di ba? Moving on, gagawin na natin itong pampaswerte para yung mga tao, mga amo, kung kayo po ay nagtatrabaho din yung amo mo, parang palaging galit sa'yo, parang ganun. O di kaya mayroon ka mga kasama sa trabaho or sa mga neighbor, ayan, yung mga kapitbahay mong chismosa, di ba? Na mahirap mag-adjust, di ba? Mga ganun. Mahirap talaga mag-adjust sa mga neighbor na chismosa, di ba? Mahirap talaga yung mga kapitbahay mong chismosa. Napakahirap talaga, di ba? So, hindi natin yan nakokontrol. So, sa pamamagitan yon, kailangan meron tayong tinatawag na prevention. Ano nga ba itong prevention? Di ba? So, ito yung gagawin natin. Una, kukuha po kayo ng sili. Ayan. Kahit anong sili. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Naluyat man da yun. Kukuha po kayo ng chili, kahit anong uri ng chili po, pwedeng-pwede. Yung sa amin yan, waray-waray, medyo bastos na yung chili. So, eto talaga, gagamitin natin ang chili. Ayan. So, kahit anong uri po, pwedeng-pwede. Yung, kahit yung maliliit lang po, Diyos ko Lord, pwede nyo po yan gamitin. Kuha po kayo ng mga 3 piraso. Ito na lang po, ayan, 1 piraso lang din po. Ito yung gagamitin natin. So, anong kinalaman ng sili dito? Dahil sa feng shui, ginagamit ang sili bilang pangtanggal ng sobrang negatibong tao. Ha? Take note, sobra.
As in, talagang literal na grabe, yung extremely, mga ganun po. So, ito yung gagamitin natin para maging maamo at maging tuta na itong mga taong mga negatibo. So, ang gagawin nyo po ay gagayatin or hiwain ng pinong-pino. Ayan. So, hiwain nyo po yan ng pinong-pino. Pag nahiwa nyo po, kuha po kayo ng kahit ano. This time, hindi na po kailangan na babasagin or anything. Hindi na po yan kailangan kasi gagamit lang po tayo ng panghalo. Dito lang natin siya ihahalo, ha? So, ilalagay nyo po yan dito. So, lagay natin. Huwag nyo pong aalisin yung buto dahil yung buto yung mag-aano dito, yung nagdadala. Ayan. So, kailangan isasama nyo po yung buto. Okay? Ayan. Ingat-ingat lang po kayo kasi medyo maanghang talaga to. Ayan. Pero gusto ko yung amoy niya. Dahil maganda din ito sa kalusugan yung CD dahil malakas din po ito yung antioxidant nito. Kukuha naman po kayo ng bawang. Ayan. Ginagamit natin ang bawang bilang pangontra, di ba? Pangontra sa mga masasamang elemento, mga ganun po. At the same time, ginagamit din ang bawang pang-absorb ng mga negatibong enerhiya na bumabalot. Lalong-lalo na kung saan po kayo nagpupunta, ang halimuyak ng bawang nito ang mag-absorb sa mga taong negatibo. Diyos ko Lord, pahirap agad siya. So, kukuha lang po kayo ng isang ano lang tawag dito, isang piraso lang po. Ayan, mga ganito po. Ayan. Ang gagawin nyo po dito, hihiwain nyo po. Ayan. Ayan po, nahiwa na po natin. Ayan. So, ilalagay nyo po yan ulit dito, yung bawang. Siyempre, ang mabisang ginagamit na ano, pang taboy din ng kamalasan. At the same time, mga bad energy talaga. Kukuha lang po kayo ng asin. Ayan. Mga isang kutsarita lang po ng asin. Lagyan nyo po. Ayan. Ilalagay nyo po dito yung asin. I-mix nyo lang po. Ayan, padaluin nyo po. At syempre, para mabalansi po yung negative energy, kukuha po kayo ng isang piraso po na sangke. Ayan, ito po yung sangke. Pakita lang natin. Yung broken, ganito po yun, di ba? Mga ganito na lang. Kuha po kayo mga 7 piraso po nun kung broken yung gagamitin po. And then, ilalagay nyo po yan dito, yung buo. Pero kung gusto nyo po ng broken, pwede nyo po ito tanggalin. Ayan, pwede nyo po ito tanggalin and then ilagay po dito. Kung wala po kayong sangke at hindi po kayo nakakahanap, pwede din po kayo gumamit ng ano, yung cinnamon powder. Kukuha lang po kayo mga konti lang. Konti lang po yung kailangan natin, di yung masyadong maraming-marami lang po. Ayan, mga ganito lang po. Kapag nahalo nyo na po, ang gagawin nyo po dito ay kukuha na po kayo ng mga pulang tela. Ayan, mga pulang tela. Kahit anong pulang tela po. Or kung meron na po kayo dyan mga ready-made or may nabibili pong mga pouch. Ako, gumagawa na lang talaga ako. So, tinatahi ko na lang. So, kunwari, ito na po yung lagayan natin. Kapag nailagay nyo na po yan dito, ayan, nandito na po lahat yung mga ano natin, yung mga na-mix natin na pangontra para sa mga taong galit para maging maamo na sila. Ayan. After that, kuha na po kayo ng sinuli, then tahiin nyo po. Ayan. Pero kung meron kayong mga reed pouch, mas mainam dahil diretso tali na lang, di ba? Pero kung wala naman po, kung gagamit lang po kayo ng tela, ayan. So, tatahiin nyo lang kung alam po kayo ng tinolid. Anan, ganyan po ang gagawin. Ang tanong, kailan nyo po ito gagawin? Gagawin nyo po ito sa araw ng Biyernes. Ayan. Dahil pag sa araw po ng Biyernes, lalong-lalo na po sa hapon. Ayan. Pag sa hapon po ng Biyernes ito gagawin para ito sa mga negative energy, mga negatibo pangontra. Ayan, lalong-lalo na sa mga kulam, usog, barang, mga ganun po. Mga dapit hapon, mga 4, 5, 6, mga ganung oras po, yung palubog na yung araw. Doon po tayo gumawa ng mga pampaswerte. Kailangan nakaharap po kayo kung saan yung araw, kailangan doon po kayo nakaharap. Okay, doon po kayo nakaharap. Maaari natin itong gawin sa araw ng full moon. Sa gabi po, no? Mga 7, 8, 9, 10, 11, 12, mga ganun po. Yung mga ganung oras po dahil na kung saan ay palakas na palakas yung energy. Ayan. So, kailangan natin yan yung mga pangontra dahil sa mga ganun po talaga ay napakamabisa po gumawa ng mga pangontra. Lalong-lalo na sa mga black magic, mga negative energy, mga kulam, usog, barang. Mga ganun po. Ayan.
Kapag nagawa nyo na po ito, ayan, maaari nyo na po itong bitbitin anytime, anywhere kung saan po kayo magpupunta. Ilagay lamang po ito sa inyong mga bag, wallet, or sa mga bulsa nyo po, or kahit dito sa mga bra, pwede rin nyo po ito ilagay. Although medyo may amoy lang to no, dahil sa sobrang tapang ng bawang at ng sili. Pero kahit ganun yung amoy, pero kung ito naman ay makakatulong para yung mga taong galit at mga taong negatibo, mga chismosa, ayan ay ma-prevent natin, makokontrol natin, di ba? Mapapatingala na lang sila, parang mapapabaw, di ba? Yung parang parang ganun yun, mapapaganun ba, di ba? So kailangan natin yan. Kayo po ay nasa isang apartment, mga boarding house, ayan, mga ganun po, mainam itong isabit sa inyong kwarto, ayan, ilagay po ito sa labas ng inyong kwarto po, ayan, sa kung saan po kayo, or sa labas ng inyong apartment, sa harap ng inyong pintuan, ayan, ilagay nyo po yan doon, isabit nyo po yan doon. Kailangan natin ng prevention method para sa mga taong negatibo, mga taong chismosa, mga taong mga galit sa'yo, ayan, kailangan natin silang tanggalin, kailangan natin makontrol at ma-prevent natin ito. So, kailangan kailan ba ito i-dispose? Hindi na po ito kailangan i-dispose. Pangmatagalan na po ito. Pangmatagalan, hindi nyo na po ito kailangan palitan. Ilagay nyo lang yan. Pero kung nararamdaman nyo na talagang dumoble pa ang bad energy, maaari din po kayo gumawa ulit ng panibago. Ayan. Pero sabi natin after 2 months, 3 months, ulitin nyo po yung proseso. O di kaya kung ito po ay parang naramdaman nyo na umepekto na, wag nyo na lang po itong papalitan. Hayaan nyo lang yan naka-display, na hayaan itong i-absorb ang kapangyarihan ng sili, ng bawang, ng mga cinnamon, at ng mga ano-ano pa inilagay natin dito ng asin, di ba? So, tayo na lang po talaga mag-add siya. Disclaimer lang po, ang ginawa natin na pampaswerte today, ito po ay isang gabay lamang. Kailangan pa rin po natin manalig sa kanya para po tayo ay kanyang gabayan. Kung nagustuhan nyo po, huwag nang kalimutan i-like o di kaya i-share para marami po makaalam sa mga ganitong klaseng gabay at pampaswerte. So hanggang sa muli, ito pa rin po yung lingkod na laging nagsasabing kayo na po mag-adjust. Maraming salamat.